walang tigil ang ulan. Saan ka? Ang ganda kapal na nung ano, kalay oh. Hindi tayo makapag-spray ng pandamo kasi maulan. Ano tayo mag-i-spray niya? Hindi pwede. Tayo na lang natin mag-araw. Putik dito sa kalsada namin. Pag napatabaan pa to guys, halong kakapal yan kasi magsasanga yan eh. Ayan o, hinda mo na yan. Kailangan nating isaluyutan na yan. Kailangan nating puksain yan. Pag nag-araw bukas, siguro pwede na nating isprayan. Pero siyempre, asahan natin dyan yung kikitain natin. Hindi ganun kalaki sa kagaya ng gulay. Kasi yan, tsaka mais, isang harvestan lang. Pag tumama ka sa mababang presyo, hindi ka man tabla, talo ka na. E kung yung gulay kasi may pambawi. Maaming talib natin. So, kailangan natin magbantay guys kasi pag ganyan, kailangan natin tutukan yung tubig ulan kung mag-i-stock dito sa Ampalaya o hindi. Although may kanal na yan, pero kailangan pa rin natin bantayan. Kaya kahit umuulan, kailangan natin lubusin. Kaya magluluto tayo ng laing. Nakabili kayo ng ano? Nakabili po ako ng panahog natin, saka po pampaster. GG, saka baboy. Oo, kailangan may baboy. Mas masarap. Tapos yung ano, nyug talaga. Yung pipigain. Para mas masarap. Ito lang yung problema natin sa mga tanim natin. Pagka maulang ganyan, lalo na yung mais. Puro na yung track, no? Baka huwag kasi hindi natin na-spray. Hindi naman tayo pwede mag-spray. Masasayang lang. Pero meron naman tayo makukuha lang kahit pang inihaw lang na islaw. Pang swam. Oh. Para ano sa Tagalog yung swam? Swam. Swam din sa inyo? Parehas lang. Papampang kasi swam. Sa ano, sa gawing Maynila o sa Bulacan. Ginulay yata ang tawag. Ginulay na mais. Oh. Eh yung laing nyo, ano sa Kapampangan? Gandusya. Pipirito po ni Paring Henyo pang sahog po sa ano, sa laing. Yan na ba'y 3 kilo? Pare, 3 kilo ba to?
Di ka ba nakatulog pare sa gabi? Hapong hapo pa daw. Hapo eh. Masagad eh. Sagad ng trabaho. Sagad ka kahiga. Tapos kahapon, gusto daw niya mag kape. Hinahanap niya daw yung burner nito. Hindi niya makita. Hindi niya alam nakatao. Na-fraction. Tagal daw niya hinahanap niya. Isang oras niyang kinakalkal din eh. Hindi makitumot, hindi makikita. Titingnan mo nga naman, malayo yung burner niya. Oh. Ibabaligtad mo lang ganyan. Oh. Nalagyan ko sana ng bato eh. Kurator sa bako yun. Silip ka sa kubo na yun parang walang tulo ano. Mata mo balag. Ang sumilong sa balag yun. Puro tulo. Ito guys yung problema ng ano ng pawid. Kailangan kasi dyan, makaganon. Ito, medyo kulang sa tibong. Tumulo. Tsaka ano na yan eh, pinaggamitan na namin yan. Pero malapit na, i-repair natin itong, ano, itong tubo na ito. Ngayon parang islaw eh, parang balag daw. Puro tulo. Ay, malapit na pala yung anniversary natin dito. July 27 guys, pa isang taon na kami dito. Sabado yan. Sabado na yun pare. 23 na ngayon eh. Salamat tayo kahit ano lang. Chopas. Ano pare? O pancit. Kahit chichun lang. Chichun eh. Chichun bangus. Singit-singit lang yung trabaho na magkakaraang bunga sa taso. Ang kailangan natin ibaba yung mga nakasabit para hindi bumaluktot. Kalaban natin. Kamaulan, hindi makapag-spray. Kailangan nating magpataba. Mapapansin nyo, maraming baluktot. Kulang sa patabayan. Kung makakabili si Saldi, talagyan na natin ito habang mambasa yung lupa. Yan, ito guys, itong pagitan na to. Nasa ano to eh. 10 feet siguro. 10 feet. Tama sa patola. Ayun, malayo pa yung kagapangan nila. Tapos ito. Hindi kasi pantay-pantay itong tudling namin ito. Merong maluwang. Kagaya nito, maluwang. Tapos ito, lumiit. Kasi nung tinudlingan to, nagsukat ako dun sa unahan, nilagyan ko sila ng guide. Tapos nung dumating yung tractor, hindi ako nakalusong. Pagtingin ko, ayun. Pagbalik ko dito, nako sabi ko hindi pantay. Hindi ko na pinabago kasi nakatayo na yung mga poste. Dito sa dulo, medyo maganda yung ano niya. Ganda yung tubo niya kaysa dito. Ano, ayan, tulad niya, masikip. Nagpang-abot na sila. So, iiksi na yung buhay nila pagka ganyan. Pero sa buto, walang problema yan. Okay lang yan. Pero siyempre, pagka malaki yung space, meron kang 2 hektarya, 3 hektarya, mas mainam yung ganyang kaluwang. Medyo tatagal ang buhay ng ampalaya.
So siguro maglalagay tayo ng pataba dito sa taas na, kasi dito parang hindi masyadong nasisipsip, medyo malayo yan, tulad yan. Tapos pag nagkatubig yan, kakalat lang dyan, andito pa lang yung ugat. Pag dito, unti-unti bumababa siya. So try natin kung ano, kasi napapansin ko maraming baluktot, baluktot na bunga. Tapos ang isa pang napansin ko kasi, pag dito may kaagaw sila, damo. Pag dito solo nila yan sa pagitan. Mahabot dahil sa bawal na gamot. Oh yeah. Andito na yung ulan. Mais. Nag-ulan po eh. 2 weeks pa guys. Makaharvest na tayo. Makakuha na tayo panlaga. Hello. Kahit ang pwede na madalang pari, lumaki na. Pag nagsigang ka pari, pwede na kung yung pwede dyan. Magalang konti lang yung pwede pari. Pag ganyan lang sa luwit, pwede nang kuha na niya. Natapakan niya, Peter. Natapakan mo ata eh. Natapakan niya na niya. Yung guys, oh, kumapal na po yung sa luwit. Yung Peter po, madalang yung tumubo. Ay, sito ka bilis, lumaki paro. Uy, pati yung mga kalabasa natin, no? Nakakabago ng bago. Para meron tayong kukuha na ng bulaklak. Ang gugulay sa kubo. Tipik ka. Tignan mo, sabihin mong kubit. Slaw. Doon lang na kubit. Dahil niwasan ko yung kalabasa. Sorry na. Tignan mo nga, parang tinats yan. Tuwid na tuwid. Doon lang lumi ko. Oo. Pasensyan. Oo, yung mata mo kasi yung ano eh. Dibit. Tingnan mo nga oh, parang tinasyan. Tuwid na tuwid. Ang sa English ang tuwid. Para malyesa. Diretso. Para nilagyan ng liyesa. Hmm. O yung sa inyo dun, pag anong ganun ha? Parang ginarote lang ano. Parang ginarote ng, parang pawd. Pawd ng kalabaw. Parang as na ginalot eh. Mm. Na malinsin. Na, napilitan lang para yung tudling nila. Tingnan mo sila, oh. Oh, sabihin mo. Oh, nga pa, oh. Diretso, ha. Dati akong nagtutudling ng kalabaw. Yun, oh. Tumatanong kami sa sorghum ng sila, oh. Puro kalabaw lang. Ito lang yung nakakatakot sa bahalag natin. Baling maulan, wag lang malakas yung hangin. Ito na yung pataba natin. Pilpos. Yan ang sikreto ng di Makate. Ha? Pinakuluan, pinakuluan ni Enyo yung ano, ang gabi. Tapos, oh, bawan-lawan, ano? Hindi kaya tayo mapahiya nyo. Masarap yun. Ayan. Ay, sarap, sarap. Sabi ko, ang dami natutuwa dun eh. O, malalaan po natin mamaya. Bagay, di naman nila malalaman kung Makati o hindi, no? Bari, alam yung luto yung Makati chef natin. Ako, hindi ko alam luto yan. Tama pa rin, mag-relleno pa rin, palaya.
guys. Wala po kaming ano yung nakuha ng kahon. Upos na po. Kaya ito na lang muna. Kawaya. Yan ang magpapasarap niya. Gata. Pinipigas, sinasala. Slow ah. Ano, kasya ba tayo dyan? Puno na po, puno. Tami pare. Tami. Maya po naman po. Parang islaw. Konting taste na lang. Naluluto na. Nangangalumatan eh. Nagbibilang na lang ano eh. Ba, ano ba yung binibilang mo? Yung hibla ng duyan? Ba, kakaiba na yan? Baka na yun na si Kiyante na makumawa na siya. Kaya na ako siya. Napakati na ako una. Lilingon pa eh. Babalik yan. Babalik. Kaya pala pinauuna ako.
Mauna ka. Mauna ka, Eka. Bumunog pa. Kaya pala. Yun o. Sandok po lang pala. Doon. Ha? Sandok. Ah. Tsaka yung sandok ng kanin. Pare, doon ka sa loob. Namumutla ka na eh. Kanso ko sa akin. Kanso ba? Oh, kain tayo. Kain po. Kain po tayo. Kain po tayo. Kala ko pa, hindi ba balikan mo? Kala nga nila pa rin bumalik, palayo. Yun oh. Lae nga. Sakto lang ang angang, ano? Sabi ng angang, sakto lang. Madalas maglulog naman ganito, sabihan mo. Kahit pa nilang, sa atelo. Pamoting, ano? Halos pa rin. Kanaan dito para abot kayong kanin. Ang makikin si Slow. Lasa Slow. Uwi ka pa ng gapan. Ako ang gagawin ka lang. Sa gapan ba ganyan? Kala ko naman binibin sa palengdo ng suya. Ano naman, tempo ko may us. Na po kami sa amin. Nayari na po yung kay Paris Aldi. Yan, dyan natin nilalagay sa pagitan. Pagitan ng puno. Pag dito kasi medyo malayo. Ito ka sa kabila nyo. Malayo yung butas dyan eh. Sa kabila. Mas madali. Yan. Tapos uulan mamaya. De. Madaling matunaw. Tatalab kaya yung bukas nyo. Bali ano to, pang-apat pa lang naming pataba kasi yung unang nilagay namin calcium. So yung pataba talaga, pang-apat. Siguro susunod pwede nating salita ng ano to, ng yara.
Nadali yung isa. Grass cutter siguro, no? Grass cutter po. Putol. Oh. Sayang, malaki na pa naman. Pag kasi nag-grass cutter ka, kumisan yung grass cutter, yung talim or yung tansit, sumasabit. Hindi mo makokontrol, bigla na lang gumagano. Yan ang sabi ko sa kanila, pagka talim ang gamit, siguraduhin nila. Ano daw? Ano daw? Tara na, baka manghingi pa ng overtime si Tara Isula. Overtime ba?